Konnichiwa, buddies. This is Chris Sniper at nandito tayo ngayon sa actual survey ng isang area dito sa Mindanao. Kasama natin ang Team Hachikō. Bansay Team Hachikō! Bansay! So maraming salamat sir sa opportunity na marimap ang area. Kasi buddies, itong area na to is rich in history. So talagang may Japanese encampment na nangyari dito, saka may old balon pa nga na source ng tubig nila. Then dyan banda sa kanan is may creek. So yun ang source ng tubig nila dati. Saka dito lang ito sa Mindanao. Discrete lang natin ang lugar for confidentiality ng Team Hachikō. Okay? So ngayon, ipapakita namin ang dalawang dig site lang na na-trends natin at saka yung mga HTM. So itong yung mga tropa natin dito, si sir, si mga bro. Maraming salamat. Maraming salamat din. Okay, thank you, sir. Okay. So bansay. Bansay. Okay. So ngayon, yan isang dig site. Pero before natin i-explain yan, doon muna tayo sa base marker niya. Pansinin natin, itong spot na to, buddies, ito yung old puno ng balimbing tree. No? So kung napansin nyo, maliit na siya kasi pinutol, pero tumubo. Pero sa mga living witnesses, talagang old tree na ito, balimbing tree. Okay? Dito sa kabila, may makikita tayong marker, STM or surface trail marker. Ayan siya. Okay? X type, no? Katabi ng tree. Kita lang siya. Okay. Then directional. Okay. So galing dito. Ayan. Ayan, nakakarap talaga yan. Okay. So galing dito, pupunta tayo sa tinatawag natin coordinate marker niya. Ayan. Ang direction niya is 45 degrees northeast. Ayan, galing dito sa balimbing tree. Ayan. So, alam na natin ang meaning nito ng X is 10 yards. So, hakbang tayo ng 10. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo, siyam, 10. Okay. So, ito na ang dig site natin ngayon. Okay. So, i-confirm naman natin, ganito si remapping eh, na positive ang dig site na to. Ano yung mga confirmation? So, dapat may confirmation marker. Okay. So, dito tayo. Kasi centering na tayo, 45-225 ito. Okay. Tingnan natin sa cross line niya, east side. Okay. Yan. East side, okay, dyan. Ayan, may makikita tayong hole. Yan. May katabi na slash. Yung vertical slash. Okay? Ito, ituro ko ha. Ito siya. Okay? Tapos may slash dito. Okay. Galing dito, susukatin natin. Isa, dalawa, tatlo. Okay? 9 feet. 10 feet dito na tayo sa dig site. Yes, pa rin. Okay. Sa harap ko naman, may makikita tayo dyan na fixed stone. Ayan. Na nag-represent ng opening. Ito siya. Ito yung katakana ko. Ayan. Okay? So, pag ganito, buddies, almost square type siya. Tinatawag natin Kochi Kanji. So, ang depo nito is nasa east. Okay, so, tatayuan ko siya. Yan. Harap ako sa east side. Doon na sa dig site. Na mag-countersign doon sa hole na yun. Yun. Ayan. So, same siya ng sukat. Kung 10 feet doon, 10 feet din dito. Papunta dyan. Okay. Tingnan naman natin sa side niya. Ito. Sa kabila ko. 10 o'clock. Mayroong pointer.
siya. Winting to target. So pagaling na dito, 9 feet lang yan. Sa dalawa, tatlo. Okay. Galing naman dito, harap ko yung S, dito tayo sa tinatawag natin na alas dos natin. Mayroon na namang hole na tatamaan. Okay? So, in this spot, kin sinasukat natin. 1, 2, 3, 4, 5. Ayan, 15 feet. Okay. So, confirmado ba this, na yung mga marker na yan sa paligid, sa dami-dami ng mga bato, kasi natural stone to eh, pero sa formation niya, sa kasama marker, ay nag-indicate, nagturo ng treasure burial layout. Kaya tinamaan natin ito ang dig site. Dito mismo sa spot na to, magkatabing boulder to. Itong tinatawag natin na boulder blockage, flat stone yan. Ito siya, may cutting dito, you know. Ayan. Okay? Okay. Ayan. Dito ang item spot natin. So, yung mga bato na yan, yan, galing yan dito. Kung titignan niyo, more than 1 foot pa lang ang hukay natin. Ayan. Pero naglabasa ng tambak na bato. Kasi nga, mabato ang area. So, ang madaling i-backfill ay mga bato rin. Okay. So, sa top nito, bago natin ginalaw, dito banda, sa 9 feet, galing doon sa hole na yan, ito yung seasonary marker. Half body dito. Yan. Mayroon siya. Tabas. Yan. Okay? Na may kapariha siya. Ito, V-cut na siya eh. Yan. May kapariha siya na tabas dito sa big boulder. Ito. Ayan. Ito. Okay. Nakatabi ng pointer. So, ibig sabihin, pag dito na ako, pointing to deposit. So, ayan, bali. Okay? So, pag hukay natin, trenching, yan na nga eh. May, tinatawag natin yung malaking bato is boulder blockage. Talagang binablock siya. Kasi nga, madaling magtabon. Sa retrieval, mahirap na maghukay. Kasi may mga blockage. Then, ipapakita namin ang ibang HTM na nililinisan namin. Yan o. Oh, ang hukay na, mga hinukay niya. Ang hidden trail marker ba ito? Ayan siya. Iba-ibang hitsura ng mga bato. Tulad na lang, V-cut. Ayan, palagi yan eh, ang V-cut. Center. Ito yung parang shield. Ayan. Okay, V-cut pa rin. Okay, itong heart. Okay, heart figure. Ayan. Pula na ba to? Okay, heavenly steam. Ayan. Okay, heavenly steam marker yan. May mata pa yan eh. Okay. Ayan pa, mga V-cut. Okay. So, yan. Triangle. Okay. Okay. Ayan siya. So yan ba dito? Okay, diretso balik tayo sa hukay. Ilan na 'yan? So, ito na yung confirmation, no? Na nakalak siya kasi ladder rise. Ito importante ito, may makita tayo na ulang materials. Okay. 'Yun ang makita natin sa flag ng mga Japanese yan. Okay, so yan na ang dig site natin. Ngayon, kasi series of deposit siya, mayroon pa tayong pinahukay doon. No? Pero distance na siya ng 45 feet. Yan. 45 degrees pa rin galing dito. Papunta doon. So northeast. Ah, pakita din namin ang mga marker. Kasi importante yan eh para maintindihan ang indication.
tatama. Ito yung citrus tree. Okay. Pag dito ako tatayo, naka-align to doon sa hukay natin. Tapos, dyan sa unahan, creek na yan. Dito sa right side ko naman, another deposit yan. Series of depot. No? Didiretso ka doon. Ito siya, yan. May platform dyan na stone. No? May pointer here. Yan. Pointing to deposit. Okay. Then, deep creek. Okay. So dito, pinatrench din natin. Ayan. Ang unang marker nito is heart marker. Ito siya. Kita ang ano, cutting nito. Yan. Okay. Tapos itong katakara ko, yun, opening. Yan. Ito siya. Okay. Saka may V-cut pa yan. Okay. Triangle. Triangle. So ito muna paa. Yan. Okay. Yan, saka laki bodies. Paa yan. With cut. Okay. Ito yung bilog. Bilog o oblong. Tamago marker. Now we try pull that. Isa, dalawa, tatlo. Yan. More than 1 foot. Then itong triangle. Napakaganda nito, buddies. Yan. Okay, may cutting siya dito. Ayan. Okay. Ulit rin natin. Kuha naman ang angle. Okay, so ganyan, no? Mga HTM na to, diretso. Dahil natitrace na natin yung pattern niya. Okay. Yung isa is perfect triangle talaga siya. Natabi namin ito. Hindi pala nalimisan, pero ganyan siya. Ito lang. Klaro. Yan, nababasag konti. Triangle na siya, buddies. Yan. Yan. So dito to, nakukuha sa dig site natin. So, ibig sabihin, ito na ang exact dig site. Then, diretso-diretso na ang team Hachikō sa pagkukay. No? Discreet na yan ang operation. Sikrito na yan. Yun ang motto natin eh. What you see, what you hear, live it here. Okay. Tsaka marami pa kaming na-trace, pero hindi na natin kaya i-share yon. Ito lang pinakita namin. Na importante sa pag-trench natin, sa pagkukay natin, ay may mga hidden trail markers talaga na makikita na unusual. Then may mga meaning siya, lalo na may kanji sa numeric codes. Yun lang, buddies. So ganito ang framing, ha, 5x5. Hindi pa kita nakuha eh. Naglabasa ng lahat ng marker dito eh. Hindi pa namin pinatuloy kasi nag-vlog muna kami. Okay. So remember, winter talaga ito siya. Dito lang deposit natin. So what ano makita mo sa taas, makikita mo din sa ilalim. Kasi yan, kahit yung tulad yan dito eh. Saka tinabas, tinapyas. Echi, hewan. Ayan. Okay? So, yun lang, buddies. No? Hopefully, may natutunan kayo sa ating vlogging ngayon. Bago tayo mag tapos, shout out muna sa mga katrupa natin. Okay? Shout out ng una, especially shout out to Mommy and Baby Sniper. Ingat kayo dyan palagi. Then, I love you both. Then, matagal-tagal din tayo naka-vlog, buddies, kasi busy tayo sa trabaho. Ito, ang haba ng listahan ko eh. Shout-out muna tayo. Okay. Shout-out, Mijano Giramel. Then, shout-out, Raymond Onka Barcos sa Ormoc. Shout-out kay Inji Sniper Takida sa Teams Guns and Roses. Kumusta? Then, shout-out, Melvin Palis. Then, kay Otol 37 in Counting. Kumusta, Tol? Then kay Raymond Kanki at sa team natin sa Cebu. Kumusta dyan, bay? Then shout out kay Solidaga Darwin sa team Gaadwin. Shout out kay Anuro King, team Japcon sa Mabini, Bohol. Okay? Kumusta, team Japcon? Then shout out kay Nel Leon Sagusoy from Bohol to Manila. Hindi to. Okay? Kumusta, brother Nel? Then shout out kay Arnold Valdez Palomar sa team Wards Negros Oriental. Okay? Shout out kay Sunny Boy Anchuho sa team Cebu. Okay, Sunny Boy, kumusta? Then kay Elvin Famaran, PLE Group sa Ujungan, Rumbol. Kumusta yung mga tropa natin sa Rumblon?
Then shout out kay bro JZ ER Hermosa sa Chris Sniper supporters. Salamat brother JZ ER Hermosa sa pag-support. Then shout out kay Junjun Baino. Then shout out kay Princess Aliha Kumbalizer. Then shout out kay Yamashita sa Negros. Bro Yamashita, yan shout out na kita. Salamat sa suporta. Okay? Shout out kay Juniper Galieto Agapay. Okay, sa Surigao ata. Kumusta bro Juniper Galieto Agapay? No? Mabuhay, 3 kilyon, okay? Then shout out kay Parikoy Nuas Iglesia. No? Shout out daw kay Insa Ronald Dilarama. Shout out kay Roger Idirango, saka kay Otol Kim Sotakida, kay Pari Chester, kay Pari Jandi, at sa lahat ng mga kumpari ko, Luzon, Visayas, and Mindanao. Okay. Team Rolex, Team Rolex, salamat! Maraming salamat sa pagsama dito din sa kanina. Team Hachikō, okay? So, yun ba this, no? Sa susunod naman natin na vlogging, abangan nyo palagi ang mga uploaded videos sa YouTube channel natin na pinapakita. Actual, mostly then lectures and yun, ang mga insights na makikita nyo. Okay. Bansay, bansay! Maraming salamat Black Phantom on the mix. Salamat, babe. Salamat. Okay. Sir Rick, maraming salamat, no? Thank ang ganda you ng lugar dito eh. Okay? So Bansai. I'm very thankful, Bansai. So we are praying for successful and safety operation and safety retrieval sooner. Once again, this is Chris Sniper saying it's sleep and explore then Bansai. Bansai.